This is my life. I make the decision. I close my eyes. I see the vision. With lifestyles, I can have the freedom. This is my life. This is my life. This is your life. You made the decision. You made the decision. You close your eyes. You close your eyes. You see the vision. You see the vision. With last eyes, you can have the freedom. This is your life. This is your life. Join my way, live better every day. So join my way, live better every day. So join my way, live better every day. Live better, live better. When I'm down, and he also saw me
how I managed to get out. This person is so dear kasi ano, hindi siya bumitaw, andyan siya to support. Nakilala ko siya, matapang siyang tao. Pero dahil sa sobra niyang pagmamahal, kaya niyang isang dipiso ang sarili niya. Yun yung pagkakilala ko sa taong ito. Pero, grabe, you've broken the giant in me. And, grabe, sige na. Masyado nang matagal yung pinantay namin ng group para marinig yung kwento ng taong ito. Pero before we call him on stage, let's watch his video. There will be mountains that I will have to climb, and there will be battles that I will have to fight. But victory or defeat is up to me to decide. But how can I expect to win if I never try?
Morning. Thank you, Lord. This is it. Pansin. Nung po kasi July 31, yun yung inilagay yung status sa Facebook ko. This is it, Pansin. Kasi naramdaman ko na po na NMD na ako. Ito naman po talaga akong maiyakin. Iyak na ako doon sa 80%. Kasi may sinabi pa si JM Director ng 80%. Naiyak ako kasi hindi ko pa alam yung 20%. Grabe. May content po ako. Yun nga po. May background nga po. Isa po akong accounting graduate. Lumaki po ako sa... hindi naman lumaki. Pinangalan ako sa Santa Elena, Camarines Norte. So, doon ako nag-elementary until high school. Ipinadala na po ako sa Maynila kasi doon daw maganda yung standard. Kasi po yung bayan natin, dati lang siya barangay ng Kapalongga. So, nung nag-start na develop siya as bayan, yung mga parents ko nag-migrate from Calawag, Quezon, pumunta doon sa Santa Elena kasi yun yung may magandang opportunity. Ang nanay ko nga po pala, tsaka tatay ko, hindi naman sila na mapag-aral. Pero, hindi ngayon yung nalakad para sa akin. Mahirap lang po sila. Ginujoke nga nila sa amin dati, pag kumakain sila sa umaga, rice, plain rice, pwede white rice, pagtakalin, long rice. Alam niyo yung kamote kahoy? Long rice daw kasi yun. Tapos sa gabi, pagkutok niyo sila, isipan mo makakain, sabi nila, ang kinakain nila memorize. Hindi na yung pagkain nila nung umaga. Sabi ko niya ako, kaya pero binigay nila lang para sa kulit. Masipag sila, maganda pa lang kombinasyon yung ano. Tatay ko kasi matipid, pero tatay ko madiskarte. So, maganda lang kombinasyon nila. Nag-start sila walang wala. Nasa pakain ng Santa Elena, nagtindahan lang sila doon sa tapat ng palengke, folding bed. Mga underwears lang yung tinitip na nila. Pinapalayas pa nga sila ng ano eh, nung may-ari. Pero nakakuha sila ng pwesto. Nag-rent kami ng bahay doon, napita ko yun. Siyempre may mata ako. Nakita kayong bahay namin, nag-rent lang. Tapos unti-unti, since nati-develop na yung bayan, nakita ko unti-unti kami yung nakasenso. Nagkaroon sila ng mga pagpasahan ng jeep. Tapos yung tindahan namin sa palengke naging tatlo. Nagkaroon tayo ng footwear, glassware, plasticware, lahat ng wear na maisip nyo. Yung underwear na tulangin. Ngayon, okay, nagkaroon din kami ng mga, naranasan din namin magkaroon ng mga sasakyan, kotse, bar, ilang beses, maulit-ulit, dahil masikap sila. Papasalamat ako doon. Tapos, nag-college ako, graduate ako accounting. Sabi ng nanay ko, kailangan mag-accountant ka kahit hindi ko naman yung gusto kasi sa UP, makapasakang mag-accountant ang course ko psychology dapat. Pero sabi niya, wala nang school na bukas, PSD ko na lang. So, nag-aaral ako doon na accountancy. Nakagraduate naman ako. Hindi ako nag-shift yung mga klase ko na kapag sila nag-shift sila ng marketing. Wala, ginagawa ko ngayon marketing, di ba? Ako nag-stick sa accounting. Nakagraduate ako, naranasan ko magtrabaho kaya hindi ko ako nagtagal. Kasi di ba nabanggit ko nga sa inyo na meron kaming tindahan. So sa tindahan namin, naranasan ko pag umupo lang ako doon, siguro mga 1 hour lang, tumadaan na sa kamay ko ng mga 30,000 sa gawin niya. At sa matalang lang tatrabaho na ako, parang isang buwan na lumipas, hindi pa ako makabili ng sapatos. Kasi
mahilig ako sa mga brand ng sapatos. So that time, mas malaki pa yung halaga ng sapatos kaysa sa ina-expect ko na sweldo. So hindi na po ako nagtagal doon. Dahil mabait ko yung nanay ko, humingi ako sa kanya na puhunan. Kasi sabi ko, gusto ko na rin mag-negosyo kasi sila din yung nagturo sa akin na walang yung mayaman na empleyado. Pero ayaw mo ng negosyo nila kasi makakaraming dito si Tita May at NMD. Kasi magkakaroon sila ng negosyo, nag-ibili sila sa Baclaran at sa Divisoria. Eh nakikita ko siya pagkabon, pagod na pagod, tapos haggard na haggard. Pinupuno nila yung isang malaking chip na mga palita. Sabi ko, ayaw mo ng ganyan, ayaw mo mahaggard. Kaya nga po nung mag-NMD ako, pa yung mga NMD na on the spot, binipicturean sa office. Ayaw ko na agad binipicturean. Nagpa-picture na ako agad sa NMD ko. So, yun nga po, ayaw ko ng ganong business. Sabi ko sa nanay ko, bigyan mo na lang ako ng puhunan. Gusto ko mag-feeling station kasi yun yung uso nun. At saka, wala yung ano yung binibili sa Baclaran. Sabi ko, basta pipindutin lang yung mga makina, may tubig na. So, maganda naman po yung traditional business, di ba? Kumita din po ako doon kasi noong pumasok ako sa ganung industry, 50 pesos pa yung tubig. So nung ako nilagtinda, ginawa ko na siyang 40 para sa akin bumili, di ba matalino. Kaso, na-outsmart din ako ng mga kapitbahay namin kasi sila ng 35. Nag 30, may ibang 25, may ibang ngayon kami pa na longganisa. Sabi ko, grabe naman po. Bakit pang itong ganisa, pinapabigay nila. Sabi ko sa mga buhay ko, doon sa refilling station, yung hotdog, ipabigay nyo na rin. Iba may hotdog kayo, sabi ko. De joke lang. May tindahan ko kasi kami doon katabi, tindahan ng hotdog. So, maganda, sobrang ganda ng business, nagpunta po ako doon. Bumili ako na, nagtawad ako sa isang condominium unit dito sa Pasig. Natitigilan ko po ngayon. Pero, ang problema, di ba nung kinaya na nga ako, di ko na siya kaya mag-sustain. So, papagana na lang yung condo unit ko. Ang ginawa ko, bumili, siyempre, hindi na naman ang nanay kong mabait. Humingi na naman ako ng tulong. Sabi ko sa kanya, bigyan ko ulit ako ng puhunan. Gusto ko na gayahin yung ginagawa ko. Pero, kasi ang ano pala, yung feeding station, akala ko lang yung puta, okay, pero pag pala nasira na siya, sakit din sa ulo. Tapos, pinapa-upgrade pa namin yan. Tapos yung mga makina niyan, laging may maintenance. So hindi rin pala siya ganun kaganda. So sabi ko, bigyan mo ulit ako ng puhunan. Mag-i-89 store naman ako kasi nakakita ako ng 99. So ako naman si 89. Ayun na naman na naging problema ko kasi yung kapitbahay ko nag-79, nag-69. Diba? Meron pa nga kayo, 20 na lang, diba? May nagsabi pa nga may isang puno ng daw, all items. So sabi ko, grabe naman, hindi ko na mababayaran dito yung condo ko kasi wala na talaga ako tinutubo. Yung 89 ko ngayon, meron sa Munoz, meron sa Bicol, tsaka meron sa Peso. Kaso ang iniiwan ko doon, makatao lang, na di ba sabi nga ni Ma'am, naalala ko, maglambayan, sabi niya, makatao na pinagkakatiwalaan mo, kinukupitan ka. Di ba? Kasi Ma'am. Ayun. So, sa kanya ko narinig yun, which is nakarelate talaga ako. Yun nga po, dahil medyo hindi na maganda yung business, hindi ko na kaya bayaran yung hindi mo nga ko ng mundo. So, sabi ko, ano pa yung gagawin ko? Tapos ang hiling ko pang maglaya, sa hindi ako pwede na rin kasi hindi na yung store, tapos pag may pupili 100 at 100 at 100, so supplyan ko ng 11. Diba? Sabi ko, ayaw ko na nito. Ngayon, may angel na dumating sa buhay ko sa katawan ko ni GM ni Rainil. Hindi ko talaga siya kakilala. Kaibigan ang kaibigan. Mahabang story kung ba't kami nagkakilala, pero in-introduce niya sa akin yung intro. Hindi ko yung pinapansin ng una kasi galing na kami sa Gano, saka sa mga first quadrant. Kaya ko na talaga niya network marketing. So hindi niya talaga ako makonvince na kumuha ng product until binigyan na lang talaga niya ako na capsule. Nagpunta intra capsule. That time, mapunta kami na may tour kami 4 cities in Asia, kasama natin ko tsaka kapatid ko. 2 weeks kami na maglalakwan siya. Pinadali na sa akin yung capsule. Habang nasa travel kami, iniinom ko talaga siya. Amazingly, yung pupunin ko sa tuhod ko na dapat for operation. Nung bumalik kami, coming from Singapore, wala na po siya. Nagulat nga ako eh. Kasi bakit ganun siya kabilis? Sabi
kumakanta naman yung products. So, yung nanay ko, pinatry ko din yan. Ang nanay ko po, nagsasuffer yan sa allergy. Every time na kumakain siya ng mga bawal, like mga chicken, mga malalansang isda, lagi po siyang mamanifest agad yung allergy nito at nagkakaranikan din na yung ilin niya. Pero with intra po, grabe, ngayon po, kahit i-challenge niya yan, kung may dalangay niya ang bago ko or alaman, hindi na po yan kakatingin. Yung kapatid ko, yung nasa Singapore kami, hindi naman niya pinagtapag sa amin kasi po chef siya sa barko. Nabuntis pala siya. Eh, ngayon, siyempre kami naman ang natin ko, sige, sama ka yung inverted roller coaster. Isinakay namin siya doon. Sa lahat na nasa itra, kasi yung bata sa loob, malakas ang kapi. Kasi napakadelikado pala din, 3 months pa siya na pregnant doon. So, ganun pala kakagaling yung lifestyle products. Yung itra, doon kaya yung fiber light. Kaya, sa grabe yung mga yan, kumakain ng itra. So, kasi syempre ako, ang naging problema ko sa loob, parang napansin ko, inom lang sila ng inom, hindi nagbabayad. At nagbabayad ako. Sabi ko, laki na naman ang problema ko, hindi ko na mabayaran ang konto ko, pati intra ako pa rin nagbabayad. Tinanong ko po, kasi nga hindi ako interesado sa networking, tinanong ko yung upline ko, sabi ko, paano ba ako makakadiscount? Pero huwag mo ako din networking ha, ayoko niyan. Dinala niya ako sa Pampanga, doon ako na nakaadan na ako. Ang mga ako ng personalities ko na nakita sa Dr. Elmer Beltran, saka sa magdinding ko. Dinala lang niya ako doon. Atayar ko pa nga doon, ano eh. Ano ba yun? Pindip na damit, parang light sexy. Hindi ako bagay sa lifestyles. Kasi nag-gym ako dati doon eh. So, malaking katawan. Kunwari, ganun yung mga suot-suot. Yun din ang suot ko sa home. Sabi ko, parang hindi ganito ang mga suot na katabi ko. Pero sige, makinig lang din ako. Tapos nung pinakilala na si Sir Raymond, GMD pa rin kasama ko. Akala ko nagtitignan lang yun ang gano'n. Sige, nabilib na ako sa kanya noon. Tapos, parang gusto ko nang gawin yung business. Pero ito po, ang nakakahiya. Diba, aminin ko na. Di ba meron akong tatlong E-Denine store? Meron ako isang cleaning station. Kung nakita ko, 60,000 at saka 100,000, hindi ko po mailabas. Kasi wala pala akong gano'ng pera sa banko. Pero may credit card ako, 30,000 yung credit limit. Ibinaswipe ko yun. Itutak ko na naman, nanay ko na naman na nandyan, kaya naiyak ako pag nanay ko. 30,000. Itutak ko na naman sa kanya, wala ko sa kanya na palit. Lahat ng business na titigay niya sa akin, hindi siya. Hindi siya ako muna nakapagod. Akin na lang yun. Ayan. Yun. Kaya ngayon nga, basta dito, bubusok ka doon sa mga intra. Kasi wala, yun ang kapalit talaga. Na yun ay kapalit ha. Yung mga intra na hindi pinapailan ko sa inyo. At least, hindi ka na nagpapa-hospital kasi sumiyan ng hospital eh. So, yun po. Ginawa ko yung business. Matigas pa ang ulo ko. Hindi ko talaga to si... sabi ko, nag-grabe ang daming positivity ng upline ko. Kasi mauubos talaga, kahit sino GMD mag-mentor sa akin, uubusin ko yung positivity. Hindi siya naubusan. Pinagtsagaan niya ako. Nag-lilo ako kasi nag-run ako dati, hindi ko lahin. Parang nahiya ako, nag-lilo ako. Tsaka parang nawala yung ibang tao. Nito bumalik ako, ayun, medyo nagbabalik-balik na ako. So, iba pala, nagpaturo na ako. Tapos yung mga, sabi nga nila, bakit ang smooth ng run ko? Nakikita pa nila ako lagi namamasyal doon sa asangan nila sa Tagaytay. Laro-laro lang kami doon. Marami na pong kasinta ako. Kaya kahit utusan ko lang bumili yun, magpapower na talaga. Mahingi talaga yung NMD. Ako lang talaga yung kulang kasi decision ko pala yung kulang sa akin. Kaya hindi ako nagiging NMD. Nagra-run ako dati kasi sabi run. Pero run, hanggang may lupa, sabi nga ni Mapalo, yung lupa, putulin natin para matapos na. Ako, natapos na. Noong nagpipo ni Loro, ikinumit ko lang kung August ko yung deliver ang NMD ko, pero July ko ito na deliver ko na. Hindi ko na po dapat na hindi magpapasalamat lang po ako sa mga GMDs. Bago ko po pasalamat na itong isang GMD na ito, gusto ko imagine ninyo para kayo nasa matitig na lugar, mag-uulan,
malakas ako ng basang-basa ang aming mga bata. May isang babae, may dalang malaking payo. Pinayungan kami. Si Jim Dieter Mendoza. Nagdilubyo kasi kami, hindi naman niya kami dumping, pero inapun niya kami. Nakarating din kami sa mansyon, kahit hindi niya kami dumping, di ba? Sabi nga niya, if not, if only for money, hindi kayo nandito. Ganun po malaki yung puso niya, kasi tayo lahat, kahit hindi niya tayo dumping. Pero yung royalties niyo po hindi niyo sa akin nakukuha, kahit simple bullying. Pero sa heaven po, doon po yung royalties niya. Marami sa 12 million naman, yun po yung assurance ko. Yun lang po, sa mga GMD, si Ma'am Tindin, salamat po ma'am, si Ma'am Malu, na lagi kami pinapapakailaman niya daw kami, thank you po sa pagkakit, alam niyo may resulta po. Si Ma'am Jones, sa tawag pala niya, di ba? May uplift ka na. Si Ma'am Rochelle, GMD Emma, sa pagpapatuloy niya, na nag-aanap po kami ng inspiration, nakarating kami sa Cebu, pinagbigay niya kami sa bahay niya, sa mansion niya, sa hotel niya. So, thank you po sa lahat ng mga GMD. Si Ma'am Isay na nag-start na pwede na tayo na mag-promote. At ito po promotion nito, this is bigger than me. Para dito sa mga kasama ko, kay Ate Ao, kay Eric Balandra, para kay Ate Florence Montedero, kay Aroli, Ate Presi, Mamina, Ate Maricar. Para sa inyo ito, hindi ko ito promotion lang para sa inyo ito kasi today, the game is now open for us. Pwede na tayo mag-promote. Okay, so maraming salamat po, Bukan, Mamina Florence. We all stay to having a kind of outline to our beautiful natural market forever. Once again, congratulations, our National Marketing Director, Eric.
Ludovice. Intra. Share Intra. Every day. Pass it on! Lifestyles. Live better every day.